maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang small ruminants kung saan to bilang ang tupa at kambing. Ito nga po ay gagawin nating series. So, ngayong araw, ang unang bahagi ng ating series, pag-uusapan po natin ang importansya ng pabahay para sa ating mga alagang tupa at kambing. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree ako dyan. Babalik po tayo sa Agree ako dyan. Ngayong araw, makakasama po natin, siya po ay agriculturist at director ng Small Ruminant Center sa CLFU. Kasama po natin si Sir Neil Del Rosario. Hello po! Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat. Yeah, magandang araw din po. Sir, pag-uusapan natin ngayon ay small ruminants. Pwede nating simulan sa pinaka-basic. Ano ba itong small ruminants? Ang small ruminants po ay grupo ng mga hayop na madalas ay ang mga kambing at tupa. Sinasabi po nating large ruminant naman itong mga baka at kalabaw. Ito yung smaller version ng cow. Nakaparehas po nilang kumakain ng damo at may kakaya ng tunawin ng damo at i-convert ito sa kanilang pangangailangan sa paglaki at sa paggawa ng gatas. Opo. Sir, ngayon, sa ating bansa, ilan po ang species ng small ruminants? Pagdating po sa kambing, kung pagdating naman po sa may breed, ay meron po tayong around 5 to 6 breeds. Enumerate ko na po. Unang-una ay ang ating Philippine native goats. Yes. Then, one of the most popular breeds, early produced breeds po dito, ay introduced breeds po pala, ay yung ating Anglo Nubian, and then yung Boer goats. We also have yung mga dairy goats, yan po yung Toggenburg, Alpine, La Mancha, at Saanen. Bale, ano po yan? Ito pala kasama yung ating native goats. Native, opo. Sir, gaano ba ka-importante sa agrikultura itong ating mga alaga? Ito pong mga small ruminants, in particular itong ating kambing. Yes. Nagsisilbi pong livelihood sa mga subsistence farming. Ibig sabihin po yung mga backyard o hindi ganun kalalaking farm. Madalas po makikita niyo dun sa mga backyard farm pagkat dahil sa pagiging likas nilang maliit, ito ay madaling alagaan sa maliit na lugar lamang. Na hindi nangangailangan ng malawak na pastulan o lugar kung saan sila maaaring tumira. At dahil po sa aking laki po nila, hindi ganun kalakihan, ay madali pong nakapamili ng breeder, panimulang pares, yung mga farmer pagkat ang kanilang halaga ay kung magsisimula ka mula 5,000 hanggang 6,000, pwede ka nang makabili ng iyong sariling inhi. Opo. Sir, mayroong programa ang ating gobyerno, no? Sa atin, pinapamigay nila yung mga kambing. Opo. Bagamat, kumpara sa mga ibang hayop na pang-farm na nakikita po natin, na hindi gaanong hindi na bibigyan kumaga ng pansin itong sa ating kambing. Pero
unti-unti nitong mga huling mga taon ay isinasama na sa programa ng gobyerno ang suporta sa mga nag-aalaga ng kambing at saka tupa. Katunayan po niyan ay parang sa loob po ng isang dekada ay nakatatlong beses nang bumili ng imported goods ang ating gobyerno upang maparami at yung mga magiging anak ay inamimigay naman dun sa ating mga farmers. Ganun din po ang lalong-lalo na ang DOST pagdating po sa mga pagpapalaganap ng mga teknolohiyang ating mga na-develop dito sa Central Luzon State University at kasama pong ibang university sa Visayas at saka Mindanao. Yung kanilang training program kung saan nandoon na po yung karamihan nung kakailanganin ng isang nagsisimula sa pagkakambingan ay tinuturo at pinapalaganap po dun sa pagsasanay po na yun. Ang tawag po dun ay yung Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management. Opo, sir, ito yung nangyayari ngayon, no? Webinar, tama? Noon po, yan po ay before the pandemic, parang face-to-face. 6 to 10 regions po ay face-to-face po yan. Sa FLSJ po na yun, kinukonsider yung information overload na nangyayari sa may farmer pag yung 2 to 3 days mo lang diniscuss yung buong kurso ng pag-aalaga. So ito po ang paraan ng pag-train na to, half a day every week sila nagmi-meet. Parang isang topic lang kada meeting and it runs around 6 months na ganun. 6 months na once a week na nagmi-meet and then they feedback yung mga technologies na pina-i-implement sa kanila or pinapa-try sa kanilang farm so that ma-fit natin yung technology naaangkop sa ating farm. Opo. Feeling ko dito sa 6 months mas marami silang naiintindihan at mas na-apply na nila kasi hindi nag-overload yung info. Tama po. Kung ano po yung diniscuss this week ay obligadong i-apply nila bago yung next meeting nila. So, ang feedback po, whether good or bad, ay dinidiscuss the following sessions. Ang kagandahan po nun, we have several options pagdating po sa may technology adoption. For example, sa may health, sa may feeding and nutrition, at saka sa may pabahay. So, maaari po ang isang farmer, ibang resources niya kumpara dun sa katabi niya. Kaya maaari po yung kanilang gagamitin na technology ay magkaiba at inaangkop po nila kung anong meron sa may farm. Sa ngayon po, because of the pandemic, puro webinar nga po yung ating ginagawa na pa-training. Wala po yung hands-on doon. Although itong FLS Gem ay sinusubukan pa lang namin gawa ng version na maging online. Opo. Sir, nabanggit mo na yung mga breeds na meron tayo dito sa Pilipinas ng kambing. E paano naman po pagdating sa mga tupa? Sa mga tupa po, ito po kung kanina nasabi ko, yung kambing ay nito lang kumbaga nabibigyan ng suporta at sa tingin po namin, malaki pa yung pwedeng ibigay ng gobyerno pagdating sa suporta sa pag-develop ng mga goat raisers. Mas lalong-lalo na po itong sheep, ano po, kumbaga na-overshadow ng goat yung ating sheep. Pero just to mention, the breeds available mostly native yan. And the popular ones are yung Katadin at saka yung Dorper. Yung Dorper po kasi dalawa yun. So, white Dorper at saka black Dorper. With the recent importation ng Department of Agriculture, may isang bagong breed na tayo in-import ay yung Sheepmaster. Ito po yung mas malaki na breed kumpara dun sa ating Dorper. And hopefully itong mga nucleus farms na nabigyan po will propagate at maparami yung offspring bilang ipamimigay naman po dun sa mga farmers din. Oh, maganda yan pagka naparami kasi yung tupa parang bagong industriya yan eh. Kaya, yes ma'am, mas kung yung iba nga po ay mas sanay na kumakain ng baboy at saka baka, hindi po sanay sa may kape.
Although, sabi ko, lagi po namin na pag-uusapan, yung per capita consumption, ibig sabihin yung dami ng kinakain karne ng karne ng kambing kada taon ng kada Pilipino ay nakikita nating papataas. Ano po? Itong sa may karne po ng tupa ay hindi ganoon pa kapopular. Madalas restaurant po ito eh. Pero yung typical na Pilipino, hindi po natin nakikita sa may karinderya or sa small food businesses. Yes. Unlike sa kambing, ang kambing talaga hinahanap ang karinderya na merong kambing, 'di ba? At sold out 'yan pagdating sa kainan. Pero ang tupa kasi high end, 'di ba? Pero sa ibang bansa naman, doon naman mataas ang demand para sa tupa. Pero sir, kasi ito tatalon lang ako ng konti ah. Ang tupa at baka ay halos magkamukha, lalo na ang baka merong dairy, ang tupa ay meron ding dairy. Sa Pilipinas po, wala pa po tayong breed na may dairy. Sa ibang bansa po yun. At saka mas kakonti. Yung kambing po, yung meron actually na dairy goat. Kumpara, nakaparehas po dun sa may baka na merong dairy cattle, meron pong beef cattle. Oo, yung kambing. Meron pong dairy goat, meron naman po yung tinatawag na slaughter goats. Mm-hmm. Sir, pasok tayo dito. Sabi mo kanina, kailangan malaman natin doon sa trading. Ito nga, yung mga breeds, and then yung health and nutrition ay importante. Pero mas importante din po ay yung housing. Pasok tayo sa housing, sir. Sa housing, ano ba yung pinaka-importante o mga dapat natin i-consider kung tayo ay magtatayo ng housing ng ating mga alagang kambing at tupa? Isa po sa mga pinaka-importanting konsiderasyon kung kayo po ay mag-aalaga dito sa Pilipinas ay yung pabahay ng kambing. Pagkat karaniwan, nakasanayan po ng mga Pilipino na ang paraan ng pag-aalaga nila ay yung nakagala, nagala. Mm-hmm. Or nakatali, yung nakatether. Ang problema po nung ganong sistema, sa panahon po ng tag-ulan, nagiging malaki po yung kanilang problema. Pagkat isa sa mga, number one na health problem ng kambing ay yung ating mga parasites. At sa pamamagitan po ng pure confinement or semi-confinement po, kung saan nakatira po ang bahay, ay nakatira ang kambing 365 days a year at ang kinukuha nating pagkain ay pinupunta doon sa may bahay. Napakataas po nung pag-decrease nung chance sila po ay mamatay dahil po sa may bulate. Mas namamanage po yung problema ng internal parasites. Pagka meron tayong housing. Sir, ano ba yung mga disenyo or types ng housing na pwede natin na i-share sa ating mga kababayan? Ano po, ang basic po natin sa pagtatuyo ng bahay ng kambing must be elevated. Ano po? Kung maaari, may sahig po yan na nakalutang sa may pader. Minimum ay 1 meter mula sa may lupa ang tangkad. Pero depende po sa resources nyo. Kung kakayanan pa po itaas ng mas mataas po doon sa 1 meter, ay mas magiging madali yung pag-ibinis ng duming nalalaglag doon sa may sahig. Pero nagiging madali nga po yun pag tinaas, pero tumataas din po yung ating gas sa may babae. Kaya depende po yun dun sa nag-aalaga po ng kambing. Mm-hmm. Anong mga materyales? Halimbawa, pwede na ba yung kawayan lang? Kasi meron akong nakita, parang sa kanya, style papag eh. Tapos nilagyan niya lang ng cover. Yun po yung nakakatawa sa may kambing. Ano? Hindi po pagdating sa pabahay man o sa may pakain, hindi po siya nangangailangan ng napakamahal na gastusin para ikay magsimula. Tulad po sa may pabahay, yan po ay magta-try, magiging successful. Kahit po ang materials nyo ay made of indigenous or light materials. Ano lang po, meron lang pong, mas maikli lang po ng buhay ng light materials na yun. Pero ang tanong po ba ay magiging successful ba yung business gamit po yun? Ay syempre naman po, hindi po ganun ka-arte, kumbaga hindi ganun ka-picky yung ating kambing pagdating sa may materials. Kahit po yan ay gawa sa kawayan o good lumber, ay uubra. Ngayon po, ang turo po namin or advice, pag ikay nagsisimula at kinakapa mo pa yung negosyo po nito, ikay hindi kumpante pagkat hindi mo pa gaano kabisado yung kaalaman sa pag-aalaga.
we suggest po na magsimula sa low-cost housing. Huwag pong ipunta doon yung investment doon sa may pabahay, kundi doon sa may forage development. Kasi mas gusto po namin na ilalaan po sa mabuting na pagpapakain yung gastusin kaysa sa magiging napakaganda ng bahay at mahihirapan naman po mabawi. Yes. Usually kasi, di ba, pagka gusto mong mag-business, gusto mo yung maganda agad, di ba? Apo, mahirap naman po, mas maganda po yung bahay ng kambing kaysa doon sa may-ari nung kambingan. So, ang madalas po dyan, kung ano po nakikita sa may farm or ano yung murang bilihin, nakakita po tayo ang galing po ng farmer because they easily innovate kung anong meron po sila sa farm. So, yung paraan po ng paghahabi, including sa hay or sa may walls, ay iba-iba po yung ating na-oobserbahan. Ano po? Mm-hmm. Pero kahit ganun po na walang, hindi po masyadong mahal yung mga materials, ay nagagawa nilang pagandahin po yung itsura ng kambing. At yung disenyo madalas po ay nagbabago, depende po dun sa may convenience, dun sa may farmer. So hindi po, nagre-recommenda kami ng design sa umpisa. Pero eventually during the production, binabago po nila yan. Depende po sa kanilang pangangailangan. At nakakatawa po at ang galing nilang mag-isip. Oo. Parang doon lumalabas yung creativity nila eh, no? Saka resourceful. Ina-adapt nila kung ano yung gusto or kailangan ng kanilang mga kambing. Opo. Based din doon sa kakayanan nilang ibigay. yun yung ano ko. Pero sir, kasi di ba, ang karaniwan, pagka nakakaroon ako ng kausap, ang sinasabi nila sa akin, nasisira agad yung flooring kasi matapang daw yung ihi ng kambing. So ano ba yung re-recommend mo na klase ng flooring or flooring materials para dito? Ayun po, kasama po sa bilang konsiderasyon po sa pagtatayo ng kambing ay anong uri nga po ng materials yung ating gagamitin para magtatagal, knowing na itong ihi po ng kambing ay easily corrode sa metal. So, yung wood po na sinasabi nating kawayan, eh wala po tayong magiging problema dyan. Madalas nga lang po, umaangat na yung sahig pagkat yung mismong pako na ginamit ay kinakalawa. So, nakita rin po natin sa mga farmer na tinatali naman po nila instead of using a nail, eh binabind po ng cider rope or yung nylon thread para po maangat po yung ando. Pero ang lagi po namin turo, magsimula sa murang pabahay ng kambing. Pag ikaw ay kumita na or nakapagbenta na, saka mo intindihin yung extension or yung repair na po base dun sa mas magandang uri ng material. Ngayon, ang pwede naman po dyan, yung iba ay plastic matting yung kanilang ginagamit para po hindi nalulusaw. Sir, anong mainam na lugar na paglagyan po ng bahay ng kambing? Isa po yan sa, nakakatawa po yung tanong ninyo pagkat naaalala ko yung madalas namin pa-training sa FLSJ. Yan po ay isang pagsusulit na binibigay po namin. At pinai-sketch po namin madalas yung layout ng farm para grupo po namin mapag-usapan saan parte ng farm pinakamagandang ipwesto yung ating lugar. Madalas po dyan, syempre, paipwesto mo kung saan pwede mo ring makita agad yung mga kambing. Baka masyado mong ilayo at walang pantay, baka may kaibigan hindi mo kilala, papasyalan yung bahay ng kambing mo at pagbalik mo, bahay na po ng kambing na yun, nandun wala na yung mga alaga mo. So yung iba naman po, ang sinasuggest, huwag siyempre ipwesto sa ilalim ng puno, lalo na kung light materials lang yung bahay mo, baka during the typhoons, mabagsakan. Wala pong titirhan kaagad yung kambing. Minsan po, ganun eh. Pag nasira yung bahay during the rains, marami na pong mamamatay kasi nga wala silang nililiman. So, sa amin naman po, sinasuggest po namin ilapit kung saan yung forage area para madali mong mapupunan yung pangangailangan nila ng damo at saka legumbre pagkat may madali kang access dun sa mga forage. Opo. Ang sinasabi nga nila, bago ka maglagay ng kambing, eh magtanim ka muna. Tama ba yun, sir? Opo. Mga kakainin. Yung iba po kasi ay nanggigigil na agad na mamili na bumili ng kambing. Pero pag tinanong ko, may naitanim pa, parang ang gusto nila ay later na nila problemahin, which is wrong. Ang inyong pagbili kasi ng kambing, basta may pera ka, makakabili ka na po kaagad dyan.
Pero during the first day na mag-arrive yan sa my farm, magsisimula na po yan kakain. Kung doon ka pa lang magsisimula lang magtanim, most likely papayat na po yung mga alaga nyo. And yung pag-develop po ng mga forage, kung itong mga improved species yung ating gagamitin, it takes time. Around 3 months, 3 to 4 months bago ka magkaroon ng initial. Yes. Mm-hmm. Eh sir, meron ako nakikita, meron pa silang mga foot bat. Obligado ka ba maglagay ng foot bat? Ang foot bat po madalas ay isang paraan ng biosecurity sa farm para maiwasan kung sakaling may sakit sa kabilang farm or sa ibang pinagpunta ng mga bisita ay hindi mo maipapasok sa loob ng bahay at maiiwas sa sakit. Pero dito po sa amin ay hindi po gaano pagkat kilala naman po natin yung kambing na wala siya yung mabilis kumalat na sakit o yung sinasabi po nilang peste, common language kay sa farm. Hindi po katulad ng baboy, ng manok at saka baka. Hindi po kaila sa inyo ngayon yung mga manok at saka baboy ay meron pong sakit kung saan pag tinamaan ng isa, 1,000 po yung inaasahan nating mamamatay or magkakasakit. Sa may kambing po, 3 dekada na po na wala po tayong naririnig na ganyang klase ng sakit o peste na kung saan mabilis kumalat o dili kaya maapektuhan lahat at kamamatay ng ating mga alaga. Opo. So, parang hindi naman siya ganun ka-required. Opo. Sa mga small farms po, hindi po natin nakikita yung ganun. Sa commercial farms po, kung saan mamahal po kasi yung kanilang mga imported na mga kambing at maramihan yung kanilang pag-aalaga. Wala pong masama yung paggamit ng foot bat. Pero dito po sa backyard, when you're raising 5 to 15 goats, added cost po yung nandun at hindi po nila nakikita yung use ng paggamit ng foot bat. Opo. Sir, kasi diba sa atin, kaya na mayroon tayo nakausap, no? Yun nga sa tungkol sa mga parasite na nagiging cost ng sakit ng ating mga alaga na kukuha po sa mga damo na kinakain nila. So merong iba, nagsasakatin muna sila. Dapat ba na yung area kung saan ini-imbak yung sinasakate ay malapit dun sa housing mismo? Pwede po. Pwede rin po hindi. Pero pinaka-convenient po dun ay kung saan yung area na nagre-raise ka ng goats, nag-alaga ng kambing, ay very near. Ano po, yung kung saan mo ini-store yung ating mga pakain. Para, sabi ko nga po kanina, the same with your forage production, kung saan mo ipapwesto yung pabahay, mas maganda yung quick access. Madaling makakakuha ka at mapunan mo yung pangangailangan ng pakain. Opo. Sir, gano'ng ka-importante naman ang ilaw at tubig sa ating mga alaga? Kung sapat na po yung nakain ng mga alaga nyo during the day, mga kambing at saka tupa, ano po, ay hindi na po kakailanganin yung ilaw pag yung gabi. Pero kung sa tingin po ay kinakapos po sila ng oras sa pagkain during the day at balak nyo pa pong magpakain ng gabi, eh, pwede nyo pong susuportahan ng ilaw. Pero kung sila po ba ay mai-stress na wala pong ilaw during the night, kahit po wala pong ilaw po yan, pagkat yan po ang nangyayari sa ating bukid, wala naman pong linya, wala pong supply ng kuryente dun sa kung saan yung bahay ng kambing. So we don't see it as a necessity. Not unless marami nga po yung mga alaga ninyo and minsan may mga nganak kasi ng gabi. So sa purpose po ng pag-assist naman ng nag-aalaga ng kambing sa panganganak, doon mo kakailangan ng siguro ilaw. Pero yung mismong kambing, makakailangan ng ilaw kahit po wala po yan. Okay nga. Pero yung tubig po ay basic to all animals, living animals. Sinasabi po nila, yung kambing di naman umiinom, di malakas uminom pag yung tag-ulan. Ano po, nakakuha kasi nila minsan yung dami ng water requirement nila doon sa pagiging fresh nung damo during the year. Pero iinom po at iinom yan. Sa katotohanan po, a mature goat will require around 4 to 8 liters a day or 6 liters a day ng water. So, para po mapanatili yung magandang pagtunaw nila ng damo at saka yung kanilang kalusugan, provide them free access, unlimited water, fresh and clean water every day. Okay.
Okay. Sir, may tatanong pa ako, pero puputulin ko muna ang ating usapan. Kailangan lang muna natin mag-break. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. So, Sir Neil, kailangan ba na meron tayong mga bakod sa ating paalagaan ng kambing? Apo, pen divisions, kaya importante po yung ating mga pen divisions. Pagka maganda pong maigrupo natin yung ating maalaga, lalo na po kung yan po ay lagpas na po ng 20, ano po, na ulo. Para ma-sort po yung unang-una yung kanilang nutritional needs. Iba po yung pangangailangan ng growing goats dun sa pregnant or lactating goats. Yes, yes, yes. Opo. So, yan po yung unang purpose ay ma-group niyo po sila depende sa kanilang pangangailangan para ang pagpapakain po ay maibagay niyo sa kanilang physiology. Otherwise, kung magkakasama po yan, isang klase ng pakain, maaaring may hindi po kayo matutugunan sa pangangailangan. Pangalawa po, ang ating kambing ay nag-i-establish ng hierarchy. Meron po dyan alpha, kumbaga. May mga boss po dyan. So, sa paraan po ng pakikipag-away, nag-headbutt po sila or nagsusuwagan. Pag na-establish naman na po nila yan, ay okay na later. Ano po, except kung i-challenge ulit. So, kung ihahalo po natin yung mga hindi buntis dun sa mga buntis, at yan po ay hindi maiwasang mag-aawa. Mataas po yung chance na masasaktan po yung buntis at makukunan. Yung atin pong kabuhayan ay nagre-rely madalas sa successful po na panganganak nung inhale. So kung yan po ay makukunan, panigurado po wala pong gatas na ipoproduce at wala rin pong batang kambing na ipoproduce. So yun po yung ating iniiwasan. Pangalawa po ay yung isa sa mga management po talaga natin ay ihiwalay itong bulugan. Pag tapos na po niyang kastahan at mabuntis yung mga inahin, ay maihiwalay po siya. Pagkat sa dairy naman, sa may dairy production, ang atmalay, nilalayo po natin yung mga strong odors na meron po yung ating bulugan. So kung maisasama po yung bulugan dun sa mga gatasing kambing, naapektuhan po yung quality ng gatas na nakukuha or specifically yung amoy. Minsan na nahahawa po sa amoy ng bulugan yung nakukuha ng gatas. Opo. Sir, nabanggit mo kanina yung ano no, yung nagsusuwagan sila ng kanilang mga sungay pagka nagkahalo-halo. Importante ba yung dehorning? Ito din, yung sa bulugan kasi di ba na di maiwasan na yung matinding amoy. At na, parang nabasa ko yung castration may do a part dun sa ano sa pagpawala ng amoy na yun. Gano'ng ka-importante yung castration sa ka-dehorning? Yung dehorning po o pagtanggal ng sungay sa ng kambing ay isa sa mga nakikita naming importanteng management practices. Unang-una po ay sabi ko nga para maiwasan po yung injury, physical injury among the goats. Mas masakit po kasi at mas matindi po yung injury na idudulot nung may sungay dun sa walang sungay. Pangalawa po ay bilang protection naman sa mga animal handlers. Kung native po yung alaga niya, which weighs around 20 kilograms below, okay lang po yun. Pero kung ang alaga niyo ay yung mga improved breeds na weighing 45 kilos up to 80 kilos, mahirap pong i-handle yung mga kambing na meron ding sungay. So, may naiipit din po na mga kambing sa feeder dahil sa ang design po ng head shoot ay para dun sa walang sungay. So, pag meron kayong ilang hive dyan na may sungay, makakapasok pero hindi na po makakalabas. So, minsan may chance yan na mamatay dahil sa parang nasakal. Hindi na niya na-ILS yung bulan nito. Ngayon po, pagdating naman po dun sa may pagka-castrate. Oo. Yung pagka-castrate po, syempre para dun sa mga lalaking intended for slaughter. So, kung yan naman po ay mga growing, at o kaya pag naka-grace po yan, very useful po yung castration. Kung naka-grace po yan at ayaw nyong magkaroon ng accident na
makakasta yung batang kambing dun sa mga inihin, ay pwede niyo pong gamitin yung castration. Pero kung yan naman po ay naka-confine at may pen divisions, yun po isang importansya ng pen divisions. Yung mga male breeders na unintended po, yung hindi nyo balak gamitin, balak nyo pong ibenta sa may iba, ay wala siyang access dun sa ibang inihin. At ang tangi lang makakakasta dun sa inihin ay yung mismong senior or junior sire nyo, yung balak nyo ang gamitin ulungan. Ngayon, pagdating naman sa may pangkatay po, nakikita po namin na madalas ang mga nagkakatay po ng kambing, kung lalaki at bibirin, mas gusto po nila intact, yung sabi po, andun pa rin po yung testicle at hindi po castrated. Bakit, sir? Kasi diba sabi nila, nakakaano daw ng amoy yun ni? Nakakadagdag ng amoy pagka hindi nakastrate. O bakit mas gusto nila na hindi siya castrated? Ano po yan eh? I would say choice cuts po yung testicle. Ginagamit po yun kasi sa my soup number 5. Okay. Iba po yung presyo ng testicle dun sa ordinaryong naman. Pag sa ating pong mga palengke, meron po dyan yung grupo ng puro testicle. So iba po yung presyo po nung nandun. So castrated po yan. Ano po? Well, mas preferred po nila yung intact na... Opo. Ganun din po sa may halal. Halal po ay nire-require na ang hayop na kakatayin ay dapat walang ulam. Ibig sabihin po, tinanggalan ng sungay, hindi rin po tinanggalan ng balbe. Ang hayop po na kinastrate or tinanggalan ng sungay ay considered haram or hindi po pwedeng gamitin sa halal food. Sir! Doon naman tayo, balik tayo dito sa ating housing. Gano'ng kadalas ang paglilinis ng housing? Daily ba yan? May oras ba yan? Depende po sa uri ng flooring at saka ng design po ng inyong mabahay. Sa amin po, daily po ang paglilinis namin pero more on feeders. Lalo na doon sa mga elevated na floors. Pagkat yung kanilang dumi ay goes past through the floor. So wala naman po silang access doon sa may baba. So... safe po yung ating mga kambing pagdating sa may sakit kung meron man po. Pero kung ang site nyo po ay gawa po siguro sa semento, madalas po siguro araw-araw kayo maglilinis. Maglilinis, opo. Depende so, parang... po yung isang nagiging silbi ng house. Kung paano mo i-disenyo ay mapapadali niya yung pagmamanage mo kasama na po yung paglilinis. Baka uubra yan once a week na lang maglilinis kung maganda po yung sahig at saka yung iba pang design ng bahay. Opo. At ngayon nga, sir, medyo maulan na dito sa ating lugar, no? Nandidinig nyo ba yung, yung patak na ulan? At maisisingit to lang, siguro segue lang natin. Ang ating mga alagang kambing, parang tama ba kung masama na maulanan? Ang kambing po? Opo. Medyo ang sakit, bilis silang dapuan ng sakit pagka naulanan, tama ba? Kumpara sa tupa? Wala naman po. Wala pa po nakitang study na ang ulan po ay nagkakos ng sakit dun sa may kambing. Pero isa po sa normal behavior ng kambing, bago pa po bumagsak yung unang patak ng ulan, tumakbo na po yung pauwi sa may bahay. Lumalamig pa lang po, nagpapalit pa lang po ng temperatura at ng panahon. Magtatakbuhan na po at mag-aapurang makaka-uwi. Ayun, titingnan naman po natin yung parasites nga po, yung mga bulate. Mas nagtatribe po yan at mas dumadami pag ang environment ay basa. Kaya nga po, ang madalas na problema ng ating mga farmer pag yung tag-ulan ay may nagtatali daw po, may nakataas ang balahibo, at magiging malungkot. Madalas po yan ay bulate yung problema. At opo. Sila po na ililink nila during the rainy season. Siguro na sasabi nila pa ang ulan ay masama sa may camping. Pero actually, yung bulate that comes with the rains, yung yung cause. Ayun po, pangalawang problema na nakikita namin sa health ay yung respiratory problem. Pero madalas po yan, change in environment. From summer, magta-transition sa may tag-ulan, dun po madalas
nag-uumuhan yung ating mga alaga. Pero andun na yung isang purpose po ng ating pabahay. Kung maayos po yung pabahay, kahit tagulan po yan, they are not easily affected by the rains or the change in weather. Opo, sir, tama ba yung understanding ko na kailangan yung housing natin dry talaga? Yung mga flooring niya. Kung patitirahin naman natin sa loob ng bahay ang ating gaming for 365 days, ang isang rule po natin, keep the pens dry and clean. Hindi po pwedeng clean lang ha. Dry and clean. Yan po kasi ang pangangailangan ng bacteria o mikrobyo para sila ay manirahan at magparami dun sa loob ng pabahay. Kung yan po ay parating basa o parating madumi, naipon po yung dumi ng tabing. Ma-experience po ninyo na magkakasakit, madalas po magkakasakit. Pero kung yan po ay madalas nalilinis o parating pong napapanatili natin tuyo, mababa po yung insidente ng mortalities at saka ng disease incidents dun sa ating goat farm. Opo. Sir, meron akong tanong kasi ito yung napag-usapan natin, mostly tupa, kambing. Pero talon tayo sa tupa, ano po bang advantage ng pag-aalaga naman ng tupa? Sinasabi po nila na ang tupa daw po ay hindi ganun ka-arte kumpara sa kambing sa may pagpapakain. Hindi rin daw po, although wala pa tayong data patungkol po doon. Pag gumala po ang tupa at kambing, minsan umuulan po ay kinakaya po ng ating mga tupa. Madali lang pong ipaliwanag yung pagkat ang tupa, mas makapal po yung balahibo. Yung balahibo, oo. Para po doon sa may kambing. Kaya kung meron pong lalamigin si kambing po yun, at kahit na umuulan, gumagala po at kumakain yung tupa, ay understandable po yung pagkat makapal po yung kanilang balahibo. Yun nga lang po, ang una pong disadvantage niya compared sa may kambing ay mas popular po yung meat ni kambing, at madalas mas prolific po o mas maraming mga anak itong si kambing kumpara sa tupa. Sa tupa po ay mas madalas po yung isa kaysa dun sa may dalawang pinapanganak. Pero yun po, pagdating naman sa may advantage naman niya ay mas madali po siyang pakiinin pagkat parang hindi siya namimili doon sa kanyang kinakain. Si kambing po ay mapili. Pinipili lang po niya yung masustansya at saka malinis na parte. Si kambing, si tupa po kahit po matigas, kakainin. Kakainin. At ang isa pa niyang advantage ay, yun nga po, yung choice cuts ay mas mahal. Sabi niyo nga po, ay sa mga high-end. Sa mga high-end, yes. So, mahal na presyo po dyan, aparte ng lamb rack at lamb leg. So, malaki po yung diferensya ng per kilogram nung parte na yun kumpara po dun sa may ibang parte ng katawan. Kahit po pa. Opo, sir, dito ba sa Pilipinas, meron na ba nagbebenta ng balahibo ng ng tupa? Nagbebenta ng tupa? Ng balahibo, kasi diba yung sa ibang bansa, ginagawa itong mga damit. Oh, dun sa mga farms na pinuntahan ko na merong sheep, isa yun sa kanilang problema. Maganda sana yung opportunity na since they are already breeding sheep and they are selling sheep for meat production, maganda rin sana yung balahibo ay maibenta nila. Unfortunately, the Philippines doesn't have a factory or someone or a company that processes the wool, yung balahibo po. Opo. Maganda nga po sana meron para may addition. Oo, kasi doon talaga nakilala ang tupa, di ba? Sa kanilang mga balahibo. Anyways, di naman yan makikipag-compete sa food production kasi hindi naman tayo kumakain na balahibo. So, every year, sinishare or every 6 months, sinishare, tinatanggal yung balahibo. Maganda nga sana ay maibenta ito at pagkakitaan ng farmers. Pero, yun nga, walang nagpa-process sa ngayon yung wool. Opo. Maganda din sana itong livelihood program, di ba? Para sa ating mga kababayan. Kung matutunan nila na makapag-process ng wool. Kasi maganda ang production talaga ng sheep pagdating sa wool. So, doon po may makarinig po dito sa atin. Tama! Bilang panawagan, baka may gusto mag-invest. Opo. Pero sir, ito nga, dahil yan, baka naman kaya hindi sila nag-i-invest kasi hindi nila alam kung gano'n nakalaki ang industriya ng tupa dito sa ating bansa.
Kung sakali naman ako meron pang invest, eh kaya na ba akong suportahan ng ating mga kababayan na nag-aalaga ng tupa ng parang sa volume ng wool? Kasi di ba, volume yan eh. Kumpara po sa populasyon ng kambing, mas maliit po yung populasyon ng tupa dito sa Pilipinas. Pero pagdating po dyan naman sa, parang ano po yan, it's a question of which comes first, the chicken or an egg. Kasabihin po ng farmer na pupulis ng sheep, pupulis ako ng marami, basta kontratahin mo. Meron sa tuwa. Oo, magpukuha. Sabi naman nung balak mag-invest, eh, ano, consider nyo muna kung gano'ng karami yung produce nyo. Produce nyo muna yung ganito karami, saka pa lang mag-invest. So, para po doon sa mga pwedeng nag-iisip kung balak nila mag-invest na mag-process ng goat, you can contact po the Federation of Goat and Sheep Raisers of the Philippines. Pagkat ito po ay yung organisasyon ng mga samahan na nag-aalaga ng tupa at kambing para makuha po nila yung estado ng populasyon at yung supply ng pwedeng supply ng wool sa kanila para po ma-fit po nila yung kanilang business kung sakali. Yes, yes. Maganda po yan. Lalo na eh, kung magkakaroon nga at magkakaroon sila ng, ang tawag dito, usapan at magkakasundo sila at magkaroon na talaga ng production ng wool dito sa ating lugar, no? Apo, yung mga clothing line na nakikita po natin, yung lalo na sa mga bansang may winter, yan po yung ginagamit nila madalas na material para sa kanilang mga jackets at saka sa winter clothing nila. Yes, sir. Pero sir, ito sa ating pagtatapos, eh, gaano ba kahalaga ang pagpapadami po ng kambing at tupa sa ating bansa? Masasabi po natin sa mga datos na nakikita natin ngayon sa Pilipinas na patuloy po ang pagtangkilik ng mga Pilipino pagdating po sa may karne ng kambing. Sa katunayan po, bumababa ang populasyon ng kambing ngayon hindi dahil sa kukunti po yung nagpuproduce o maraming namamatay na kambing, kundi mas marami po yung kinakatay na kambing kumpara doon sa pinapanganak na kambing. Kaya nga po, patuloy po yung Central Luzon State University kasama po ng mga partners namin sa Department of Agriculture at Department of Science and Technology, lalo na po ang PICARD, para po palaganapin yung mga teknolohiya makakatulong sa pagpapalaganap, pagpaparami at mga paraan kung paano kikita ang isang farmer pagdating sa may goats. Pagkat nakikita po namin in the next 30 or 40 years, yung demand patuloy pong tataas. So, kailangan po natin iayos yung supply at patuloy po tayong sumuporta sa mga farmers, mapaganda natin ang kanilang production at dumami pa yung bilang ng mga nag-aalaga ng kambing at saka tupa. Nakakatawa po pagkat yung mga ginawa nating mga activities, mga programa ng mga nakaraan, nakikita po natin tumataas na po yung contribution ng kambing pagdating sa may dairy goats. Yung dating 1% lang yata na contribution galing sa may kambing, parang nasa 4% na po ngayon sa overall milk production ng Pilipinas. At yung ating dami naman ng dairy goats, mula 1,000 lang yata yun, o 800, parang ngayon ay nasa 8,000 or 12,000. Ang bilis po na dumami ng kambing. Ibig sabihin, andyan yung oportunidad para sa ating mga farmers makapagtulungan or makapag-contact po sila sa mga institusyon kung saan pwede pong makatulong sa kanila sa pagpapalaganap or pagsisimula po nila ng kambing. Opo. Sir, curious na tanong, ang inyo bang webinar ay libre o may bayad po ito? Ang webinar po namin madalas dito sa Central Luzon State University ay wala pong bayad at free access po sa lahat. Ayan. Sir, saan to? Sa Facebook. I-promote na natin para marami po ang talagang matuto. Pwede nyo pong tingnan yung University Extension Office para po sa mga iba-ibang klase ng webinar patungkol po sa mga kambing, tupa, kalabaw, tilapia, mushroom. Hindi ko na po mabanggit yung iba, pero lahat po ng technologies ng Central Luzon State University ay ino-offer po dun sa mga webinars po.
Okay, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong oras at maraming marami po kami natutunan. Pero sir, parang bitin yung oras, parang gusto ko po humingi sa iyo ng part 2 eh. Wala pong problema. Yung iba naman po natin, hindi natalakay, yun naman po yung ating pag-usapan. Opo, kontakin ko kayo ulit, sir, at para po sa ating mga kababayan, lalo pa madagdagan ng ating kaalaman sa pagkakambing. Maraming maraming salamat po, Sir Neil. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan.